Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Tanging Pag-asa. Ito na po ay ka-apat na episode natin. At tayo po ngayon ay nasa Toyota, Japan. Muli po isang elder na naman ng isang chapter natin ng Love Flock na nag-celebrate ng kanyang 40th anniversary ang ating po makakapanayam sa araw na ito. Napakapalad po natin, no? Kasi unabot na po tayo ng 40th anniversary, no? Ruby. Kaya kahapon pulang-pula ang suot ng mga members ng community dyan sa Tejeros Ballroom. Alam nyo ba, dyan sa Tejeros Ballroom na yan, ay dyan kami nag-reception 24 years ago ni Jenny. No? Dyan kami din sa Camp Aguinaldo kasi kinasal. Kaya dyan din po. Kaya anong nakita ko ang ballroom ay napakarami pong mga memories ang bumalik sa akin. Kaya so now po, sasamahan tayo muli ng akin pong co-host na walang iba ko po kundi si Sister Suzette. At ayan, so kanina po kasi medyo nagkaroon ng technical problem. So tignan po natin ngayon, no? Ayan, so Sister Suzette, good morning. Good morning dyan sa Philippines. Good afternoon, Brother June. Good afternoon na pala, John. Afternoon na kasi 1:46. Ayun, nakikita mo ba ako? Hindi ko nakikita world. Yung screen ko. Yes, malinaw. Ah, talaga? Ay, ganun. Eh, bakit ako hindi ko nakikita? Ano ba yan? Teka muna, hanapin natin ulit yung ating, ano ba? Aray, pause. Okay, sandali lang. Bakit ganoon? every time pumapasok nawawala naman ako. So, pero nakikita kita, Brother June. Nakikita mo ako? Ikaw hindi kita nakikita. Paano na to? Ayan, nakikita na kita. Ayun. Ayan, so good afternoon. Good morning sa Dubai. Good morning sa Dubai. Alas, ano pa lang dito? 10 o'clock pa lang tayo dito sa Dubai. Pinakwento ko sa kanila, Sister Suzette, kung kahapon. Kasi ito, ayan naman. Ito kasi yung airing natin, di ba, ay sa, anong tawag nito? Saturday. This coming Saturday. Pero naiinis ako kasi nawawala talaga ako. Paano na yan? Hindi, okay lang. Ayan, nandiyan. Nakikita na kita ulit. Okay. Anyway, ganito talaga. Ganito talaga, no? Nakakatuwa. Kasi kahapon, sa 40th anniversary natin, no? Nag-celebrate sila sa Tejeros. Hindi ko alam kung naikwento ko sa'yo. Ito yung, dito kami nag-reception ng wedding namin ni Jenny 24 years ago. Kaya, Wow. Nako, napakaraming memories ang bumalik sa akin habang ako ay nanonood nung anniversary na yan. Parang iniba lang nila yata yung pintura, parang ganun. Pero yung upuan, parang pareho pa rin. Kaya, nakakatuwa. Kahapon, di ba, revelation yung ibang mga... Ang ganda-ganda ng mga sharings nila kahapon. Mm. Ay, nako, talaga naman yung mga ginawa nilang shorter version ng LSS. Pero napakaganda. Yes. Ito yung mga na-experience natin kasi mga tayong lahat na handito sa Love Flock, experience natin lahat ito, no? Yung mga pinagsasabi nila doon mula sa intro, God's love, no? Salvation, new life, RGG baptism, growth, at saka sa ano, sa transformation. Ang daming bagong speakers na... ang daming bagong speakers. Si ano, Sky, si Brother Sky, yeah. Mendoza. Wow! Sabi ko, galing. Talaga may pinagmanahan. Lolo ba niya si Brother ano? Si Brother Romy. Lolo, no? Parang, yes, apo. Apo ni Brother Romy. Ako talaga pati yung magaling si Sky. Narinig Sky. Ko na siya before. Oo, ang galing ni Sky. Tapos kuha niya yung mga mannerism ni Brother Romy, ha. Yung mga nakapasok yung mga kamay sa bulsa, gano'n, no? Kaya napakaganda. Siyempre, apo. Oo, tsaka nakakaiyak. First time kong narinig si Girlie na nag-solo. No, sa tagal ko sa Love Flock, first time ko siya narinig na solo. Iyak nga ako. Ako din. Lalo ikaw, mas matagal ka.
Naiyak ako. Tapos, tawag ito yung nakakamiss kasi wala tayo doon, di ba? Wala tayo. Oo nga. Wala kahit na gustuhin man natin. We could have been there, pero ingat lang kasi masyadong madaming tao. So, yan na nga. Ikaw lalo. Ikaw. Ako lalo din, senior. Pero malayo. Pero siguro naman, kung handun ako, malamang ay... Tapos nag-vertigo pa si June nung Saturday. Ay, ganun? Friday pa lang, nag-vertigo na siya. So, ay, sabi ganun? Ko, naku, even if we wanted to go, mahirap. Siguro, daming tao, daming tao, nakakatuwa. Si Brother Bing, andoon din. No? Hindi lang successful. Very successful. Very, very. Ayan, nawawala ka sa internet. Ito kaya ay dahil sa ating mga microphone. Oo nga, nawawala tayo. Alam niyo po, maraming salamat po sa mga sponsors natin, mga benefactors. Dahil po sa inyo, amen, ay nakabili po kami ng magagandang mga gadgets, no? For podcast, for live streaming. I will show mine also. Sige nga, pakita mo nga. It's just super cute. Ang ganda, USB na mic. Kasi sa akin, hindi ko pwedeng mahila kasi medyo nakadikit siya doon sa... Pero ito po yung aking, ito yung mic, no? Ito yung mic na dati, ito na yung dati ko, pero may binili kaming Behringer na audio interface. Next. Masyadong techie. Audio interface. Yeah. Audio interface na nagpapaganda ng boses. Kung maganda na yung boses mo, mas maganda pa. Dati kasi tunog lata yung pag yung boses ko ay pumapasok sa laptop, ay paglabas, ay tunog lata, alam na. Eh ngayon maganda na kasi meron tayong audio interface. So muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga atin po mga sponsors na hindi po tayo nagdadalawang salita. Minsan nagugulat na nga lang ako di ba, Sister Suzette? Nakakagulat. Minsan sabi lang paano ipapadala. Ayan, so maraming salamat po sa inyo lahat at huwag po kayong mag-alala, lahat po ng mga inyong dinodonate dito ay napupunta po sa magagandang mga proyekto ng Tanging Pag-asa. At alam ko, tatagal naman tayo siguro no, ng kung ilang seasons, kung sakasakali man ay magagamit talaga itong mga ano na ito. At sabi ko nga sa iyo, dahil nga doon sa LSS no, na ating mga narinig no, nitong last Sunday, ay... Isa po, ang guest po natin ay talaga namang napuspos ng banal na espiritu. Kasi nga, di ba, Sister Suzette? Amen. Pag inintro niya, magugulat po kayo. Kasi oo nga, ako din nagulat. Magugulat kayo. Kasi, ganito na, unahan na lang kita. Kasi, okay, go ahead. Tayo kasi, marami sa atin ang nagpaplano, magtayo ng mga chapters sa hindi lang sa Philippines, kundi rin po sa ibang bansa. Pero si Sister Elvie Mori ng Toyota Japan ay hindi lang po isa ang kanya pong naitayo na chapter. Hindi po isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Kaya introduce mo na siya, Sister Suzette. Okay. Ang guest po natin ngayon araw na to, blessed tayo ni Lord sa amen. Ang elder, siya ay elder ng Aichiken Toyota Japan. Wow. She attended the Life in the Spirit seminar in Lovelock, Maine on May 1994. On August 1994, same year, binuo niya po ang pinaglabanan chapter. The same year, November 1994, she also created and founded the Tai Tai chapter. Wow! Sobrang blessed. Sobrang filled with the Holy Spirit. Mamaya, no? Tatanungin natin sa kanya. Ano ba yung mga promptings ng Holy Spirit para magtayo ka ng ganito kadaming chapters? Ayan. She's married and she has two children. Let us welcome with the love of the Lord, our sister in Christ, our elder in Toyota Japan, Aichiken Toyota Japan, Sister Elvie Mori. Ayan, Sister Elvie Mori, kanina pa yan nag-aantay. Ay, kanina pa siya nag-aantay dyan. Ayan. So batiin natin siya in Nihongo.
Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, Sister Genke, Mo. LV. Genki des ka. Genki des. Ayun. So alam mo ba, Sister Suset, dahil lagi ako nasa Japan noon, no? Lagi ako nasa Japan noon. Eh, nahihirapan ako magsalita ng Nihongo. Talaga nag-aral ako niyan. Pero wala akong makausap. Kaya hindi rin ako natuto. Kailangan parang... kailangan lagi ka may kausap. Kailangan ma-practice. Kailangan ma-practice eh. Hindi lang pwede ikaw lang mag-isa. Anyway, Sister LV, good... Ano ba sa kanilang? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon na po. Ayan. So ahead ang Same time ahead ang Japan, kami. No? Oh, ahead ang Japan na 1 hour. 1 hour, 1 hour. Ah, ahead ang Japan na 2:55 na sa inyo. Ayan, buti naman ay after kung ilang pagpo-postpone ito ating kung hindi ikaw may appointment, ako may appointment. Kung hindi ako appointment, Sister Susan may appointment. Pero talaga, no, in God's time, natutuloy Amen. Ang lahat. Kaya nga po, ang dami niyang tinapos diba? Na ano. Oo, kahapon, di ba, birthday mo, kaya belated happy birthday. Amen. Thank you po. Belated happy birthday. Birthday. Thank Ilang you taong po, ka na? Welcome. Pwede ba tanungin yun? To share Suzette. Okay lang naman po. So, I'm proud, 52. Wow, 52 oh, bata. Na siya. Bata pa siya. Tayo, Sister Suzette. Magkaedad kasi kami ni Brother Jun eh. Ako yung ate niya ng by 1 month. 1 month ba? 64? So, ano ka? May? May yeah. ka? Ah, okay. Okay. May, ano, malapit na birthday mo? 5. May 5. Mother ko po, May 8. Ayun. Tapos anniversary namin ng asawa ko, May 2. Oh, talaga maraming mga May. Okay, so kumusta naman ang mga cherry blossoms dyan sa Toyota, Japan? Toyota ba talaga ang tawag dyan? Opo, Toyota. Okay. Ngayon po, at ano siya, kasalukuyang yun, namumulaklak ang cherry blossom dito. Oo, so, buti wala kang allergy. Pero malaki siyang ano po? Ulit. Wala kang allergy. Di ba, pag may ganyan. Allergy, meron po. Oo, yun eh. Mahirap pag springtime talaga, yung mga pollens. Yung mga pollens na lipad. Oh, ikaw, Sister Suset. Sister LV, kaya kami naka long sleeves ni Brother Jun kasi alam namin malamig sa Japan. Spring time malamig. Saka naka-pink. Cherry blossom. Naka-cherry blossom ka. Oo, naka-pink ako. Oh, katerno ko si Sister LV. Oh, ang ganda-ganda ng cherry blossom. Alam mo, ang ganda-ganda ng cherry blossom. Pag may isang street eh, hindi ko alam. Basta sa Tokyo kasi ako usually nagpupunta sa Tokyo. Sa Shibuya ako usually. Kaya Shibuya. Doon, oh, sa Shibuya ako lagi. Kaya doon talagang ang ganda-ganda sa embassy natin, Philippine Embassy, ang daming cherry blossoms doon. Kaya lagi ko naaalala yan. At saka sa New York din, Sister Suset, di ba? Usually may mga cherry blossoms. Yes, sa Washington, D.C. Washington. We went there for the cherry blossoms. Nagkamali yung sister-in-law ko. We went there a week earlier. Kaya hindi namin nakita yung cherry blossom. Ibig sabihin, hindi pa bumuka. Hindi pa nag-blossom. Hindi pa siya bumuka. Kaya nakatingin lang kami doon sa mga puno. Puti-puti. Oo. Nako, napalayo natin. Napunta tayo sa cherry blossom. Sister. Sister LB, alam mo, para ma-relax, ma-relax si Sister LB. Para ma-relax lang ako eh, kasi ganito dito, hindi namin pinapatigas. Kinakabahan ako. Oh, yes. Hindi po, kayong kabahan. Okay, kabahan. Ako din, I was in your place some time ago. Parang yung dibdib ko ganyan. Alam nyo ba, kahit guest or ako din, ninenervous ako every time. Ayun, hindi na ako nakakatulog kanina, para mga 4 o'clock, gising na yung diwa ko. Ano ba yung tatanungin ko dito ka, Sister LB? Nakailang puta na po ako ng CR. Sobrang nervyos. Pero alam mo, maganda to kasi na-feature ka sa Tanging Pag-asa. Pwede mong balik-balikan pagdating ng panahon. No? Pakita mo sa mga anak mo, sa magiging apo mo, kung ano ba yung journey mo na itinahak patungo sa ating Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng story mo nung aking nakita pa lang. Siyempre, lahat naman ng guest, Sister Suset, ini-stalk ko muna. Hindi ko alam kung masama yun. Diba? Kailangan makita ko muna yung story eh. Kasi sa mga photos pa lang, sa Facebook,
talagang pinagtsatsagaan ko yan, iniisa-isa ko yan, tinitignan ko. Kung may istorya ba ako na mabubuo dito sa sa isang sa guest natin. Kaya dito nakita ko napakaganda ng napakaganda ng iyong story dahil unang-una, biro mo nakapagtatag ka ng tatlong chapters. Hindi madali yan. Ako, nagtatag ako ng isang chapter sa Alabang. Eh ngayon, medyo nag-ano na sila, hibernate. Pag, mahirap eh. Pag wala, andun pa rin sila. Buo pa rin. Kaya lagi ko talagang finifeed ng mga, ng mga ano natin, ng main community, ng mga announcements, yung mga ganyan. Kasi para hindi sila mawawala. So, sabi ko nga, pwede naman sila ang mag-ano. Pero alam mo, minsan kasi mahihina ang mga loob. Parang ano, kailangan talaga may nagli-lead, no? May nagli-lead sila. That time, si Jenny handoon pa. Kaya buo pa yung community sa Alabang. Mm-hmm. Pero nung nagpunta na si Jenny dito sa Dubai, naglaylo na yung kapatid ko naman, si Sir Enlo ko, napunta na sa Batangas. Kaya medyo na nakalimutan. Pero andyan pa rin sila lahat andyan. Very active pa rin sila sa church. At lagi ko naman sila kinakausap. Iyan ang pinaka-importante. Malay natin, makabalik ako, di ba? At ando naman tayo muli sa Alabang. Anyway, Sister Suzette, unang question mo kay Sister LV. Okay. Paano po kayo napunta sa Japan? At ilang taon? Ilang taon siya nung nagpunta siya sa Japan? How old were you? Usually kasi napunta ako dito, no? Nung hindi ko naman po talaga gusto pumunta. Yung nag-aral po kasi ako sa PUP panggabi po ako noon. So okay. First year college ako noon time na 'yon. Pinanganak po kasi ako sa San Juan Corazon de Jesus. Saan din po yun? Kami sa Manila, sa San Juan po. Ah, San Juan. Okay. Sa San Juan din po kami din po ako pinanganak. Then, nung nag-college po ako, nasa ano lang po kami, squatter. Doon po kami, Corazon de Jesus. Saan banda yan? Sa likod ba yan ang pinaglabanan? Parang, malapit po sa pinaglabanan church. Familiar. Sa likod yan. Kasi alam ko yung pinaglabanan, di ba, may street papunta doon sa pababa. Ano bang street yun? Oo, Corazon de Jesus nga po yun. Yung San Juan Municipal High School, pinaglabanan elementary school. So, along lang din po doon. Okay. Sa likod lang yan. Pero ngayon, parang hindi na yan squatters area. Parang natayuan na yan ng mga buildings, di ba? Ay, hindi ko na nga po ngayon alam. Oh, anyway, sige, continue. Okay, yun, sige po. 9 years old po kasi ako namatay na yung father ko. So, iniwan po kami limang magkakapatid, puro kami babae. So, mother ko lang po yung talagang nagtusto sa amin o nagpaaral, bumuhay, ganon. So, it means wala po talaga kaming pera para mag-aral o ano. Nung kung sino yung gusto makatapos ng pag-aaral, magtatrabaho ka, yung sarili mong sika. Kung gusto mong makapag-college. Ako po kasi nung time na yun, sa bahay lang po kasi ako tahimik lang po talaga ako. Hindi po ako palalabas. Yung mga kapatid ko po noon, nagko-quire na po sila. Kasi yung mother ko po, nagtrabaho po siya sa, marami po siyang pinasukan, Labandera, sa Cubao, kung saan-saan po. So, napunta rin po siya sa konbento ng St. Columban Missionary. Mga foreigners po yung mga mother po doon. Oo. Sa so, banda yan, sa San Juan din. Sa San Juan din po siya. Hmm. Along lang din po ng pinaglabanan church, malapit lang din po. So yung mayroon po doon isang madre na si Sister Tomasa, nagtayo po siya ng mga choir. So inan niya po yung mother ko na kumuha ng mga bata para mag-choir ng 5 a.m. in the morning. Wow. Sobrang aga gigising yung bata. Opo. Kaya yung mother ko po noon talagang pumapasok po siya sa kumbento at tinayo niya po yung mga choir ng ginigising niya po yung mga ate ko, yung mga bata, yung mga
kapitbahay namin na mga teenagers, siya po yung nanggigising na alika na kayo. Galing. Siya po yung nagdadala talaga. Uh-oh. Yung si Sister Tomasa po yung nagtuturo ng choir sa okay. kanila. Ako po hindi ako sumasali. Mahiyain po kasi ako. Oo. Hindi po talaga ako sumasali. E, paano hindi ka pinapagalitan ng nanay mo kung hindi ka sumasama sa kanila? O sumasama ka lang po, kung hindi kumakanta? Oo, nagsisimba lang po ako. Yung ganun. Okay. Pero yung sasali sa kanila, kasi nga parang nahihiya ako sa maraming tao. Oh, okay. Ganun po. So parang, ano lang, mga kaibigan ko, pinsan, ganun. Tapos sila po kasi mga kapatid ko yan, may mga kasali sila sa youth, sa choir. Ako lang talaga po sa bahay. Tumutulong kay nanay maglaba, magluto. Ganun lang po talaga ako. Ikaw ba panganay? Pangalawa po sa bunso. Ah, pangalawa ka sa bunso. Ilan kayo, Sister Elvie? Lima daw eh, puro babae. Po, lima po kami, puro babae. Five girls. Sa akin din, limang babae. Okay. So, yun po, talagang ano, wala naman talaga kaming pera. Okay. Yung pangatlo po kasi, meron pong kapitbahay na may kamag-anak siyang promotion. So, okay. Nag-aya sila ng mga girls na pwedeng pumunta ng Japan, yung host na para maging cultural dancer. Oo, cultural dancer. Noon po kasi cultural dancer ang tawag. Pero alam ko yan, cultural dancer kasi gumagawa ako ng mga costumes ng mga Japan, yung mga agencies mo pinapadala sa Japan. Pero mga legitimate na mga dancers sila. Well, talaga magagaling, po. Magaling po. Sayaw. Talagang hindi ka makakaalis pag hindi ka nakapasa ng audition. Ayun. Okay. Talagang napakarami din po ng audition at practice. Talagang, yung kapatid, yung ate ko po, ayaw niya umalis. So, niyaya niya ako. Sama ka na. Saan sa Japan? Nag-aaral po ako sa college first year panggabi. Sabi ko, naawa naman po ako sa ate ko. Sabi ko, sige na nga, samahan kita. So, yun yung start na pumunta ako, 18 years old. Ito ba si, si sister, yung, anong pangalan? Evelyn. Pangalan? Ay, hindi po. Evelyn, po. Hindi? Ay, si sister Evelyn. Ang sinamahan ko po yung sister Edwina. Ah, okay. Puro E kayo, no? Puro letter E? Opo, puro E. Ano? Edwina, yung elders po, Evangeline. Okay. Tapos? Evelyn, Edwina, Elvie, Edna. Ah, but ano pangalan na nanay mo? P, Petronila. Layo. Ay, yung father. Ay, yung father. P rin po, Pedro. Ba't naman nila naisip yung letter E? Hindi ko po alam. Kasi mo... sa E, yung second letter nila E pareho. Para po kami. Tama. Pedro at saka Petronila. Oo, tama. Letter E. Okay, anyway, so nagpunta ka na ng Japan. Yes. Ayun ka po. So nakapasa kayo. Nakapasa kayo lahat sa audition. Opo. As cultural dancers. Blue card, yellow card, white card, card ang napasahan. Napasahan nyo. Ngayon ba may ganyan pa rin? Wala na? Ngayon po wala. Hindi ko na po alam ngayon eh. Parang wala na po ngayon nata. Okay. So anyway, nagpunta ka na ng Japan. Mm-hmm. Nagtrabaho kayo as cultural dancers ng sister mo. So after that, ano nangyari? So yung si Sister Evelyn, sumunod din po yun eh. So tatlo kayo. Tatlo po kami. Tatlo pala kayo. Before po nung umalis ako ng Japan, sabi ko nga sa inyo, nag-aaral ako sa gabi. Nung pag morning, nagluluto po, nagtitinda po ako ng almusal sa daan. Do sa amin, sa Corazon. Naglalako ka. Tinda po ako ng almusal. Anong almusal? Anong niluluto mo? Mga champurado, pancit. Kasi nga, yung mother ko, tinutulungan ko siya. Parang ako? Alam mo, namimiss ko yung champurado. Mamaya nga. Yun po yung kung gusto mo mag-aral, magtrabaho ka. Magsikap ka. Yun po yung... So, ibig sabihin, noon, ang tuition ay hindi ganun kataas kasi nasusustain siya ng paglalako-lako ng
breakfast, no? Hindi pa ganoon kalaki. Saka sa PUP naman mababa. Ah, PUP pala. Oo, PUP. Di ba government yan? Opo. Ah, hindi ka ba naging komunista dyan? Sorry. Dami nag-recruit dyan, no? Yun po, yun. Kaya, nung nakaalis ako ng Japan at bumalik sa Pilipinas, meron pa nga mga tuksa eh. Ayan yung nagchachampurado ngayon dyan pa yung Pinoy. Wow. That time ba? Okay, si Sir Suzette, kasi that time, no, ang term na Japayuki, parang nagkukunot siya ng something hindi maganda. Pero sa iyo, sa feeling mo, Sister LD, para pag natatawag ka na Japayuki, depende, di ba? Wala ka namang ginagawang ano, kahit tawagin ka Japayuki or whatever. Kung wala ka namang ano, ginagawa. Pero ako marami akong kilalang gano'n na okay naman ang trabaho nila. Wala naman sila mga monkey business at nakapagtatayo sila ng magagandang mga negosyo sa Philippines. Yan. Depende naman po sa tao yun eh. Oh, yeah. Oo, na sarili talaga yan. Yung nilagyan lang nila ng something kasi, na hindi maganda. Eh. Mm-hmm. Opo. Para sa amin, para sa akin, blessing na rin po yun. Kasi siguro alam ko, plan din po ni Lord John. Okay. Oo, tama. Kaya, tama. So, nakarating po. Kayong tatlo. So magkakasama ba kayo sa isang prefecture o hiwa-hiwalay kayo hiwalay-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Magkakaiba-kakaiba talaga. Pero paano ka napunta dyan sa Toyota? Diyan sa lugar dito niya. Dito sa Toyota. Dito po sa Toyota, kasi nung umalis po ako as cultural dancer, so iba-ibang... Anong year po yun? Sorry. Oh, anong year 1988 po. 1988. I'm 18 years old. So, wow. Nag-work po ako as cultural dancer hanggang 23 years old. Oh, okay. Ang galing. So, nag-stop ako. 5 years. Pero yung 5 years, hindi naman po talaga buong full year, half, ano lang po yun eh. Six months. Tapos uwi. Babalik. Uuwi. Ganun. So, yun. Okay. So, nung time na yun, kasi tatlo na nga kayo, di ba? Tatlo na kayo na sa Japan. So, medyo okay na yung kabuhayan ninyo. Anong sabi ng mother mo? Yun, doon na po kami yung, like me, na unang nakaalis, unang nabili TV, aparador. parang, syempre po, tapos stove, yung mga binayarang utang. Parang refrigerator. Kasi, galing yung ganun no? Po, ganda. Talaga unti-unti, na nakakapunda. Ganda. Tsaka, ibig sabihin, mas na-appreciate mo yung isang value, bagay. Yung value ng mga bagay na nabibili mo na, na noon ay pinapangarap yan mo pala. Yan talagang hard-earned money. Yeah, hard-earned money yan talaga. At ina-appreciate. At ibig sabihin, alam mo, ako, believe ako dun sa mga tao na ganun talaga nagsisikap. Ah. Hindi yung nagmamonkey-monkey business. Yes. Kasi marami akong kilala nagmonkey business. Mm-hmm. Alam mo, na wala din naman lahat. Ang lahat ng mga pinag-ipunan. No? So, hindi na natin kailangan i-elaborate on yung monkey business. Okay, so nung nakapag-ipon na kayo, napaaral niyo na lahat ng mga kapatid. Yun, napaaral po yung bunso. Pero nakabili po kami na ang bahay sa Taytay. Kasi mura pa lang naman yung mga types lang naman po yun. Oh, right. So, tatsuhin ko po yun, parang binenta sa amin. Oh, okay. So doon po nag-start na lumipat kami ng Taytay. Ayun. So doon kayo umpisa uli ng another ano ng buhay. Doon sa Taytay. Nagpatayo ng 2 apartment. Wow. Hindi, sinirahan din po namin 'yon. Ah, okay. Pero at least pero nakapagpatayo, ano, makikita mo yung ano yung umaayos na buhay, umaangat na buhay. Umaangat ang buhay. Napakaganda. Napakaganda. Nagiging ano kayo, parang mga inspirasyon din kayo sa iba. Inspirasyon. Yes. Okay. So after nang nag-Japan ka, ay kanina, paano nga ba ikaw nakapunta sa Toyota dahil sa asawa mo na? Kung paano po ako napunta. Nung 20 years old po ako, umista po ako sa pag-Japan. Okay. So, dun po yung nag-business po ako sa Pilipinas. Okay. Nag-business, tapos nag-start ng mga, yan, pumasok sa community,
love lock, ganun po yun. Na bumalik ako dito, nakilala ko po yung asawa ko, 32 years old ako. 2002. Oo, late na siya nag-asawa si Sir Suset. Late na po ako nag-asawa. Ah, late na. Bakit? Dahil choice mo yon na gusto mo muna maayos lahat ng buhay niyo, magkakapamilya bago ka mag pumunta sa ano, sa tahimik. Tahimik ka ba? Tahimik na buhay. Yun. Ganun ba yun? Sabi kasi noon, Neil, ayoko sanang ayoko mag-asawa ng hapon. May choice ba? Di ba? Hindi mo nga alam po saan ang galing yung magiging asawa mo. Kaya, ayun. So, importante lang na mahal mo at mahal ka din. Yun lang ang pinaka-importante doon. Yun nga lang po, hindi ko rin po alam na dito rin pala ako. Dito, dyan ka rin. Kasi kung, ibabalik ka pala ni Lord dyan. Oo, kung gugustin ko lang po yung nung umalis, nung ano pa ako, siguro nag-asawa na ako eh. Kasi talaga hindi pa ako nakapag-asawa na eh. Kaya 2002, almost ilang years din po ako na-stay ng Pilipinas. Mm-hmm. Nakilala, so nag-negosyo ka na ano, parang buy and sell, nag-buy and sell ka? Parang gano'n. Hindi po, nagtayo po kami ng parang parang supermarket o yung parang gano'n. Talaga naman. Oh, talagang kitang-kita, di ba? Pero kitang-kita talaga yung pag-angat eh, napakagandang storya 'yan. Oo. Para siyang convenience store pero tapos nag-deliver ng mga soft drinks, mga ganon. Ah, okay. Okay. Nung nag-asawa ka na, ay anong pangalan ng asawa mo nga? Tetsuya Mori. Nakilala ko po siya sa Pilipinas. Ah, sa Philippines siya? Ano, sinundan ka? Sinundan ka ba? Ah, hindi po. Ano, siya ang kwento po kasi diyan is siya po yung ka-friendster ni Girlie Vidanes, isang musicist. Friendster. Friendster diba, pa noon yun yung unang-una, eh. Diba? Wala pang Facebook. Wala pang Messenger. So ano nga ba yung Friendster, parang, sister? Paano nga ba? Nakalimutan ko eh. Nasa Amerika yata ako yung Friendster na yan eh. Parang Facebook din ba yun? Parang ata. Oh, eh kasi wala pa po akong ano noon eh, computer kaya di ko po alam. Okay, so Friendster, so sa Friendster kayo nagkakilala. Hindi po kami eh, sila po ni Girl yung kaibigan. Si Girlie Vidanes. Mm-hmm. So, ka-friends niya po siya kasi yung ang kwento po ng asawa ko is parang thank you ano ba to, yung madidestino siya ng Pilipinas. So, first time in the Philippines. Gusto niyang magkaroon ng parang kaibigan. So, nakilala niya si Curly. So, nagkaroon sila ng communication. Tapos, nung mag-dinner, usually, hindi po talaga ako ang dapat kasama ni Curly. Yung ka-office mate niya. Tignan mo nga. And biglang nagkaroon ng ibang lakad. So, niyaya ako ni Curly. So, doon kami nag-meet. Si Girlie ba? Member din ng Love Flock eh, di ba? Very music familiar po, yung ano niya. So, music ministry siya, di ba? Opo. So, music ministry siya. Pero hindi ko pa siya na-meet. Anyway, siguro makikita ko siya. Yun. Talaga? Saan? Sa Taytay? Sa Main. Sa Main. Kung kasi matandaan. Si Jenny siguro. Nakulagot kay Girlie. Oo nga, lagot ako. Girlie, hello, peace. Lagot kay Hindi, nagpakilala nga niya sa akin. Sabi niya, ako si Girlie Vidanes. Oo, Sabi niya sa akin habang nagme-message kami. Ayan, so, nung na-meet mo na yung husband mo, at saan ba sila kinasal, Sister Suset? Pakitanong mo. Saan sila kinasal? Saan kayo kinasal, Sister Elvie? San Juan Pinaglabanan Church po. Sa Catholic. So dito yes, talaga. Amen. So, sino ang katagal na kayo mag-boyfriend no, nung after sige. Kayo nagpakasal? Nakakayang ano, pero sandali lang po talaga. Ano, mga 2 days? Ganun? Mga 2 days lang? One day. Ayun nga po eh, kasi alam po ng love lock yun eh. Talagang as in biglaan, ang daming nagulat. Kasi nung time po na nakilala ko yung asawa ko,
nag-ano po ako sa Lablak, yung ang tawag nito, yung practicum po ng mga speakers school. Nag-moderator ka muna. Nagpa-practicum. Sigurando na ako niyan, yung mga time na yan. Wala po. Wala ko. Nasana ko sa Amerika na ako. Hindi ko po. Siguro na andun din po kayo. So, nag-ano po ako noon yun. Naka-one outreach na ako sa Pampanga outreach ng Youth LSS. Okay. So, na-assign ka. Nag-train ka as moderator or speaker na? Moderator muna. Tapos papunta na ng speaker. Papunta ka na ng speaker. Nag-aaral na. Oo, so, doon ba tayo nag-train sa taas? Sa taas ng building po, sa taas. Oo, oh, doon ako mm-hmm. Yan. Yung mga times na yan, handyan pa siguro ako. Pero anyway, mm-hmm. Okay. So, nag-meet sila ng kanyang asawa at ikinasal ng after ilang days? Hindi naman ilang months lang. months naman. Okay, ilang months. Kinasal sa pinaglabanan. Nag-meet po kasi kami December. So after ilang months. Tapos, kailan kayo pinasal? Ito, kinasal kami ng May. Oh, di 5 months. 5 months lang din. Bilis, no? Anniversary parang, nila sa May 8. Parang 2. May 2. May 2 po, May 2. Oh, okay, so parang whirlwind. Ko, Brother June. Parang whirlwind romance. Romance. Kasi nung time sabihin, na... Hindi na siya, nag-stay na siya sa Philippines, hindi siya umuwi ng Japan that time. Yung work niya lang as in 3 months, parang yun lang yung in-stay niya. Tapos bumalik ulit. Tapos binalikan ka na nung magpapakasal na kayo. Opo. Ayun, galing. Sister Suzette, alam mo, minsan may mga cultural differences. Ang pagganito na nag-aasawa, magkaibang lahi. No? So ano kaya yung mga differences na kanila nakita sa kanilang buhay mag-asawa? At nahirapan kaya si Sister LV na mag-adjust sa buhay sa Japan, although nagtrabaho na siya doon for ilang years, no? Pero syempre, iba rin yung single ka, iba rin yung may asawa ka na kailangan mo ng pagsilbihan at lalong-lalo na nung nagkaanak sila. Kaya ngayon itatanong natin kasi sir, ano ba yung mga differences na naramdaman mo that time na kung wala si Kristo, malamang ay bumigay ka na. Pero bago mo sagutin yan, tayo ay magbe-break muna. Magpapasalamat tayo sa ating mga advertisers, no, doon sa mga patuloy na tumutulong sa Tanging Pag-asa para patuloy din po natin itong mai-air, no, maipapalabas lagi buwan-buwan. So, babalik po tayo in 2 minutes. Thank you. See you again.
Ayan, so we're back. Ayan, maraming salamat po sa ating mga tumutulong, diba, si Sir Suset? Yung mga mga advertisers maraming, natin. Maraming tayong sponsors, advertisers, yes, benefactors. Yes. Thank you so very much. Maraming salamat po. May the Lord po bless you more. Amen. 100-fold. Amen. Amen. At saka nakakatawa dyan, alam mo, parang sila nagiging cyber missionaries na rin kasi ang ating way ng ating advertising ay yung paglalagay ng kanilang mga favorite na mga verses, no? Yung mga verses na kanilang pinaghahawakan sa kanilang buhay. Kaya napakaganda rin po yung pag nakikita natin yung ating mga yung mga advertisers natin, nababasa natin yung kanilang mga favorite na mga verses at doon pa lang makikita na natin kung anong buhay meron ano sila. Kung ano sila. Relationship nila with the Lord. Amen. At saka paano nila nalalampasan. Doon pa lang sa mga verses, makikita mo na kung paano nila nalalampasan. Hindi lang yon. Meron din tayo, kagaya ng Davao chapter, si Sister Lori, devotee yan siya ng Our Lady of Guadalupe. Na kaya nga, nung time na, alam mo, nung kumukuha ng board exam yung anak ko, humingi ako ng prayer sa kanya at sabi niya na ko pray lang tayo kay Our Lady of Guadalupe. At nakakatawa, alam mo bang storya niyan? So naggawa ako ng prayer para kay Isabella dahil kumukuha siya ng board. Gumawa ako ng prayer. Tapos pumunta ako dun sa site ng Our Lady of Lourdes ba yun? So France. Yes. France. Alam mo ba yung image ng Lady of Guadalupe? Lumabas sa isang tabi. Nagulat talaga ako kasi ilang beses na ako nanonood doon, hindi naman lumalabas yun. Hindi naman lumalabas. Oo, talaga. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, kinento ko kay Sister Lori. Pendant is Our Lady of Guadalupe. Ayun. Kaya mula ngayon, alam mo, devotee ako ng Our Lady of Guadalupe. Maghahanap pa ako ng image. Meron akong tilma, binigyan ako ng friend ko nung nag-chemotherapy ako. Oo. And she got it from Mexico talaga. Wow. Napakaganda ng story. Story, no? sa ibabaw ng kama ko. Ganda-ganda ng story yan, pero that's another story. Dito mo tayo kay Sister LB. So maraming salamat po muli sa ating mga advertisers at patuloy lang po kayong tumulong sa Tanging Pag-asa para po maipatuloy natin ang pagpapalaganap ng magandang mga istorya ng buhay ng ating mga kapatid sa ating pong community, hindi lang po sa Philippines, kundi po sa buong mundo. Ayan, so ang susunod nga kasi Sister LV, ang susunod sa kanya ay Las Vegas na yata. Okay. So, lilipad muna tayo ng Amerika. Biyahe muna tayo Las Vegas. Saka tayo babalik ulit ng Asia. Tapos Europe. Yan. Tapos babalik tayo ng Philippines. Matagal-tagal pa naman. Pang-apat pa lang naman ito. Meron pa tayong 8 episodes na atin pong na atin pong ikikwento sa inyo. Anyway, Sister LV, bago tayo nag-break kanina, natanong natin, ano ba yung mga differences na cultural differences niyong mag-asawa na malamang, no, kung hindi tayo nakapag LSS. Naman si Sister Suzette, kailan nga siya nag LSS siguro? May 1994, tama po ba? Amen po. Amen. May 1994, saan sa ito? Sa Maine. Sa Maine. Na. Okay, so after ng Maine, saan ka nagtayo ka ng tatlong, hindi lang isa, dalawa, tatlo talaga ha? Tatlong okay. Chapters talaga. Ayan. So pakwento natin sa kanya si Sister Suzette para makita natin mamaya pagdating ng mga problema sa kanyang buhay, alam niya kung ano ihuhugutin niya. Paano i-handle? Paano i-handle? Kasi mahirap yan. Mahirap yung ganyan, no? Magkaiba ng lahi tapos mag-asawa. Ay nako. Sabi ko siya, yun nga lang, pareho kayo ng lahi, eh, di ba? Yung pang magkaiba. Magkaiba ng lahi. Okay, so kwento natin. Sister LB, paano mo na itayo yung tatlong, ano na yan? Yung tatlong chapters na yan? Anong naging inspiration ninyo? Anong inspiration? Oo. Hindi ko po talaga alam kung bakit din siya tuloy-tuloy na naitayo. Siguro, I think, it's a plan of God na gamitin ako. Hindi ko rin po talaga maintindihan yung mga time na yon. Basta, I pray a rosary. So, saka before po kasi nung nag-asawa ko, lagi po talaga akong pupunta ng adoration. Kung saan sa Ortigas, sa San Juan Pinaglabanan.
So doon ko rin po talaga hini, yung pag-aasawa ko rin po eh yung talagang hini ko sa kanya. Kasi mapihikan po talaga ako. Mapili. Yung ganun, ikaw din ba ganon si Sir Suset? Pihikan? Hindi yata. Hindi. Well, hindi naman sa ano, pero namimili din naman siya. Pero oo, hindi naman yung, at saka siguro ano, suplado kasi love, ako brother Judy. Ganon. ngayon nga, parang kaya, nakikita ko sa mga kabataan, parang hirap na hirap sila magkaroon ng relationship. No? Ano ba inuuna nila ngayong career? Career yata ngayon. Career ngayon. Oo. Tayo kasi kaya yun po, mga love. Sabi ko, Lord, ano, kayo po yung ano yung pumili ng mapapartner ko. Kasi pag ako ang pumili, baka hindi ko alam kung ano mangyayari. Okay. Mas talaga ayo po yung lagi kong dinadasal sa adoration. Kasi saka, ano, hindi ko rin alam kung makakapag-asawa ko o hindi. Kasi ako na lang po yung ano. Tapos, yun nga, nawiwili ako sa Love Lock, sa community. Pero gusto ko rin po mag-asawa ng mga tayo na yun. Pero yun nga, parang hindi ko alam. Kaya siguro lahat parang ikaw na lang, yung thy will be done. Ganda, Brother June, eh. Kasi di ba meron na siyang ano eh, meron na siyang relasyon sa Diyos. Yes. So lahat nililift up na ni Sister LV. Amen. Kaya parang hindi yung bansa tira lang ng tira. No? Hindi lahat parang binibigay ni Lord sa kanya, everything will fall in place in His right po. Time. Tama. Anong time po na nagaan po, nagkaroon po ng, ang tawag nito, just sa lablak ng speakers po training, parang yung time na yon ang sakit-sakit po ng ulo ko. Pumunta po ako sa CR, sabi ko, Lord, ano po talaga yung plan mo sa akin? Itutuloy ko itong sa lablak o mag-aasawa ko? Kasi yung asawa ko po, nag-mail na po siya nun eh, na, ganun, kumbaga, kung tatanggapin ko siya. Kaya talaga yung decision making, napakahirap nung time na yon. Nagtitraining po ako sa lablab nung that day. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Tapos alam mo sa amin, kinausap mo pa si Lord sa CR? Oo. O kahit saan naman. Sa taas, ha? Everywhere. Oo, ala, everywhere. Oo, tama yun. Sabi kasi, tapos nung nagtraining na ako, nagsasalita na ako, para ang gulo-gulo. Sabi ko, Lord, alam ko na yung sagot mo. Hindi ako para dito. Sabi ko, sige, i-entertain ko to. Sabi ko siya na. Tapos nung time na yon sa pinaglabanan chapter, may core group, guest namin si Monsignor Albert, na andun na po siya. Personal po ako nagpaalam na mag-aasawa ko. Nagalit po siya. Bakit? Hindi naman po yung totally nagalit. Nabigla o. Kung kailan ka pa nagtitraining, saka ka aalis. Yun po yung tasabi po ng mga ibang elder. Sabi niya, ayaan mo na, Mons, kasi malay, ano, siguro plan ni Lord yan, dan magtatayo si Sister LB doon ng chapter, gagamitin siya doon. So parang doon, nagkaroon po ng... Pero no, that time, yung pinaglabanan, na-establish mo na yan. Established na po. Okay. Chapter na po siya. Chapter na siya that time. So after ng pinaglabanan, na-establish mo na siya, tapos naisip mo na na, hindi ako para dito maging speaker or moderator. Pero maganda rin yung may training ka, ha, kahit papaano. Kung kagaya dyan. Kunyari, wala kayong moderator, wala kang speaker. Ikaw na yun, di ba? Sabi ko nga sa iyo, may iyain ako. Pero pag nilalakas ako na ng loob. Sa una lang naman, di ba, si Sir Suset, yung paya tatayo ka sa stage, ganun. Yung mga first 10 minutes, medyo nervous ka. Pero after nun, ano na eh, parang yung alam mo, minsan hindi mo na mapigilan yung bibig mo. Saka ka, dal-dal, hala, pasok ng pasok idea. Pero darating din yung time na papatigilin ka na rin ng Holy Spirit na magsalita. Ganun, parang ganun yung experience ko. Ganun ka rin ba si Sir Suset? Yes, Brother June. Oo. Maraming times na nangyari yun na parang marami pa akong gustong sabihin na prepare ko. Tapos biglang nakat, sinabi ni Lord, parang tama na. Oo, may mga ganun. Tapos sabi nga, hindi natin nabuo. Sabi ko, hindi. Yun na yung gusto ni Lord na sabihin. Hanggang yun lang. Hanggang doon tama lang. Tama na yun. Kasi para mas
siguro mas maintindihan ng mga tao kung mag-elaborate ka pa, baka lalo pa maguluhan. Maguluhan. O dyan ba, Sister LB, dyan ba sa Japan, pag nagpe-prayer meeting kayo, sino nagli-lead? Ako po. Tignan mo. Di, ang galing. Galing nga. Talagang natitrain. Maganda ang training sa love. Nagtuturuan po minsan sa una, kayo naman. Ikaw na, Sister L. Ikaw naman. Ikaw na lang. Pero kahapon po, dahil birthday ko, natutuwa po kasi ako kahapon. Sabi ko, hindi tayo kakain hanggat di niyo ako pagdadasal. Sino nagdasal? Kasi nagtuturuan po sila. So, nagdasal. Okay. Ilan ba yung members mo dyan pala sa Toyota? Konti pa lang po naman kami, pero yung core group namin is nasa 5 or 6, pero yun lang. Pero ano, hindi, yun, 5 or 4. Ito pandemic pa kasi, kung hindi, tuloy-tuloy yung outreach ng Love Flock dyan sa Japan. Mm-hmm. Diba? Pero siguro continuous pa rin po yung prayer meeting namin kahit online. Okay, so ito na. So, ang foundation mo sa LSS, tapos ang dami mo natutunan, nag-training ka pa as a speaker. I'm sure marami ka mga verses na nabaon-baon dyan. So dumating na yung mga problema sa buhay, ano nang ginagawa, ano nang ginawa mo? Unang-una, Sister Suseth, yung una niyang problema, yung panganay mo ba yun? Yung ospital, panganay mo ba yun? Mm-hmm. Ah, okay. So, amen po. Oo. Ano ang naging sakit nung ipinanganak siya? Pinanganak ko siya October 10. Yan, October 10 po siya. Nung time po kasi noon, ang hirap ko talaga mag-labor, hindi po siya agad-agad makalabas. So, nilabasan na ako ng tubig, hindi pa rin siya. Ako. O, operahan na sana ako as cesarean. Dahil sabi nga, hindi pa raw. Kumbaga, hindi po talaga siya nag-hilap, talagang ayaw. So, naka-schedule po ako ng cesarean ng 8 a.m. Pero sumakit yung tiyan ko ng mga 3 a.m. Ayun. Oo. So, hindi po natuloy ang cesarean. Okay. So, nahirapan kasi kung wala ng tubig. Napakahirap po. Ilang hours po kayo nagle-labor before? So, from 3 to... Ilang hours biglang pumutok yung bag of water bigla before labor? 3 a.m. Oo. Kasi nag-start yung ano ko. Yung paghihilap. Mm-mm. So, tuloy-tuloy na po yun hanggang 8. Buti, okay. Thanks God po talaga hindi ako na cesarean. So, after no, nung napanganak siya, ano nangyari? So, napanganak siya, 1.5 months, nagkaroon po siya ng pneumonia. Oh my God. Dahil ba winter dyan? Winter po nung kasi October ka siya pinanganak. So, November, December, winter na po siya. So, nung time na yun talagang, ang kagandahan lang po talaga, blessing, malaki yung bata, mataba. So, nagkasakit po siya talaga, nilagnat, inuubo. Talagang matigas po yung ubo niya. Dinala na, ilang beses po namin dinala sa doctors, pero talagang hindi bumababa yung lagnat niya hanggang one night. Nag-42 po siya. Oh my God. Wow. Ang taas nun si Sir Suseth. Oo. Kung 42. Parang, grabe po. Ang init. Mainit siya. Ako po yung, pero yung time na yun, nakakatakot. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero talagang, siguro, in the help of the Lord, talagang binigyan niya ako ng lakas ng loob, ng tapang, yung maging matatag, yung kalmado. Uh-uh. Kasi kung isa kang hindi kalmado, hindi mo na alam. Ihinto ka na lang, uupo ka na lang, iiyak ka na lang. Oo. Nung time na yun, tumitirik na siya. Naandun pa po yung mother ko. Yung buhay pa po yung mother ko noon. Tinutulungan niya ako. And nung tumitirik na po siya, wala po akong alam kung didinaan ko na lang po siya sa dasal. It's okay. Sa may sink, sa lababo. Oh. Para ano? Okay. Kaya, please.
Sino may tumatawag? Hey, please. Okay lang po, sige. Okay lang, sige, go, go. Okay lang. Okay, so ganun nga, so sa set. So, yung time na yun, kung iba-iba yun, natarantan. Ano ibig sabihin tumitirik yung mata? Kasi wala pa ako nakikita. Yung ano, kasi yung pag usually nagko-convulsion na siya pagka mataas na yung temperature, yung parang gumagana na yung mata, maninigas na. Parang nagro-roll na yung eyes kasi hindi ko kaya yung tignan. Hindi na makaya ng body. Oo, mahirap yung ganyang, ano? Mahirap yung ganyang halaga. Yun nga lang, may tapos slight fever. Tapos pag nanigas, maninigas? Sa anak ko eh. Naninigas na eh. Parang, basta kasi because of the high fever, kailangan malagyan ng something to bite para hindi makagat yung dila. Dila. Oo. Pero ano yun? Kailangan mo na i-cold compress, mga ganyan. Oo. Or yung iba nga nilulubog sa water. Ah, yan siguro sasabihin niya. Yun ang sasabihin niya. Nilubog. Siguro, yung iba kasi, pero ako takot ako maglubog eh. Ang sakit sa balat yun, ha? Ikaw kaya may lagnat. Tapos bigla ka naligo. Mahapdi. Sorry po. It's okay. Mahapdi sa balat yun. So, anong mataas yung lagnat, Sister Elvin, nung baby po, so, dinala mo sa lababo? Itinapat ko siya sa lababo para basain yung kanyang batok. Ah. Ayun lang. Hindi naman the lang, whole hindi body. Hindi yung buong katawan. Kasi pero mahapdi. Siguro nabasa na yung kanyang katawan. So, doon siya umiyak. So, parang natuwa ako kasi umiyak na siya. Oo, no, kasi mahapdi. Ano una, hindi, wala. Hindi na po kasi siya talaga tumitirik na po. Oh my God. May nervyos ako sa mga ganyang mga... Tumitirik na eh. Kasi talagang 42. Pero yung mga panahon na yun, yung mga time na yun, ano na yun na sa isip mo? Alam ko mabubuhay siya. Alam ko hindi siya pababayaan ng Diyos. Yung ganun po, hindi ko, wala naman po talaga ako iniisip na mawawala siya. Oo. Tapos basta, nakita ko sa photo, naka-oxygen. Oxygen dinala po siya. Dinala niyo sa hospital after. So, nung time na yon nung umiyak na siya, sabi ko sa asawa ko, ano, call out ambulance na kailangan tumawag na siya para. Yon, dinala na po siya. Then, nung na-confine na siya, ang kahirapan lang po nung time na yun, doon sa hospital na yun, hindi ko siya pwedeng bantayan in 24 hours. Oo. Nurses lang ang pwede. 4 hours lang siya pwedeng bantayan. From 3 p.m. to 7 p.m. Pero ano yun? Breastfeeding ba? Breastfeed ba siya? Breastfeeding po siya. Oh, so, tinatawag ka pag magdededy na? Hindi na. Hindi na rin. Sa kanon time po noon, hindi siya pwedeng uminom. Kasi, so, naka-dextrose and everything. No? Naka-dextrose siya. So, talagang naka-oxygen. So, hindi siya, kailangan tanggalan siya ng mga phlegm. Yan ang mapapasalamat ko sa... Dahil maraming plema. No? Yan ang mapapasalamat ko sa Diyos. Alam mo kung bakit? Niminsan hindi na ospital yung mga anak ko. Alam ba na Diyos na wala akong pera? Ganun ba yun? wala talaga. Slight fever lang, cough, ganun na bibili lang sa butika yung mga gamot. Ganun talagang wala talaga na ospital na isa sa kanila. Isa lang yata yung... Ay kasi si Jenny, nakalimutan may init na tubig. Naku po, napaso yung baby. Yeah. Sino ba? Yung pang-apat ko yata yun, ni Beatrice. So, dito sa legs. Buhay pa si Dr. Ted noon, Magnaye. Hindi ko alam kung kilala niya. Magnaye. Siya talaga ang nag-aalaga sa lahat ng mga anak ko. Kaya malusog. Malusog lahat yung mga anak ko. Awa ng Diyos talaga naman. Kaya ako'y nagpapasalamat kung di lang sa ano ha, sa paglilingkod sa Diyos. Napakarami natin dapat pasalamatan. Amen talaga. Marami tayong dapat pasalamatan. O yun marami naman sa asawa mo naman, tayo dumating. Yung asawa mo nagkaroon ng depression. Sa asawa ko po. Oo. Ano, lumipat po kami ng bahay. So, nung time ng yung anak ko nagkasakit, nakatira po kami sa Yokohama nung time na yon. So, yung time na yon, yung asawa ko parang hindi na siya masaya eh. Parang lagi siyang malungkot. Tapos nagsasabi siya gusto niya na mag-resign. Mag-resign saan? Sa Toyota?
Sa trabaho. Sa hindi po siya Toyota company. Hindi siya Toyota company. Hindi po siya Toyota. Gusto niya na mag-resign. Sabi ko, hindi ko naman po pwedeng sabihin sa isang gano'n na, huwag ka mag-resign, paano na lang tayo? Hindi ko pwede pong sabihin yun. Sa kanya? Sa kanya. Ang sinasabi ko lang, kung gusto mo mag-resign, mag-resign ka. Kasi kung ano yung gusto mo, kung ano, bakit pipilitin mo na hindi mo na kaya. So, hindi ka na masaya. Yeah. Hindi ka na masaya. Tama. Oo. Pero may backup ba kayo if ever mag-resign siya? Meron ba kayong pagkukunan pa ng ano? Kasi alam ko, lifestyle. Yung mga ganong thing, hindi ko po iniisip pa eh. Basta ang importante, yung trouble, yung time na nahihirapan siya, makalaya muna siya sa mga ganon. So, susunod na lang kung paano yung paano kung saan kami kukuha. Oo. Pero yung awa ba ng Diyos, hindi pa nag-resign. Okay. Yung ba, Sister Suzette, yung depression kasi, dapat talaga may pinagsasabihan kasi mahirap yung sinasarili yan eh, di ba? Yes. Sinusolo, pero mahirap. Brother June, nung time po na yun, hindi ko pa po alam na may, hindi pa po namin alam na may depression siya. Talaga? Pero anong mga signs? Ano yung mga signs na sa tingin mo, may depression sa usawa? Yung signs po nung lumipat na kami, nung time po yun, na nagsasabi siya na gusto niya mag-resign, dahil hindi naman ako kumukontra, sige, mag-resign ka. Ang blessing lang po is, nung magsabi siya sa company, inalok siya ng company, huwag kang magre-resign. Kung gusto mo, dun ka sa Toyota. Eh, etong pong Toyota, dito siya nag-start eh. Nung high school na nag-graduate siya, dito siya agad sa Toyota nag-start na. Tapos, dito lang po, malapit din ang kanyang family. 1 hour lang sa Nagoya. Kaya parang tuwang-tuwa siya. Sabi niya, hindi na ako pinagre-resign. Ililipat na lang ako. Sabi niya gano'n. Ayun. Okay. Kaya tuwang-tuwa naman siya. So hindi siya dumaan doon sa mga umiinom ng mga gamot, gano'n, nagsasayko. Hindi pa po doon. Papunta pa lang po tayo. Papunta na doon. Okay. Mabuti naman. Go ahead. Mabuti. Ikaw, kumusta ka naman nung time na yun? Ano pakiramdam mo? Wala, ganun pa rin po. Ano lang, di naman po ganun kakaba. Kasi nga si Sir Suzette, pag yung ano ka na eh, yung, di ba, dami na natin na pag-aralan, parang wala nang problema na makakagulat pa sa atin eh. Alam niya na meron Diyos na pwedeng gumabay. Nung time po nagkasakit yung anak ko, Ano lang po talaga, lumalabas ako. Nalulungkot kasi wala yung anak ko. Siyempre, umiiyak. Hanggang iyak. Pero yung hindi naman po ganun na talagang, Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman po ako nagkaganon. Wala ganun mga episode na, Lord naman. Wala po akong ganun. Basta umiiyak lang, dahil sa lungkot, dahil wala, hindi mo kasama yung anak mo, at sa gabi, yung ganun. Yung pag-aalala na dun po eh. Pero yung, Lord, bakit mo ka pinabayaan? Wala pa niya. Wala mga episode ha. Okay. So ito yung pagpapalaki ng, sa mga anak mo, wala namang kayong difference. Yun kanong natin kanina, Sister Suzette. Yung pagpapalaki ba sa mga bata ay wala kayong mga naging problema dahil siyempre magkaiba kayo ng ano ng nilalakihan. Number one, language, siyempre. Ang hirap po ng hindi naman po ako ganun ka-fluent sa Japanese kaya napakahirap din po talaga sa life ni na hindi naman talaga pinag-aralan yung Japanese. Yung gusto mong sabihin, hindi mo minsan masabi. Eh paano? Sign language na lang. Paano? hindi mo maipaliwanag yung minsan yung nasa sa loob mo. Mahirap. Kaya minsan mahirap din po. Pero so, ano yun? Naiintindihan niya? Hindi kayo nag-aral ng Japanese language kahit konti? Nung dumating po ako, hindi po ako nag-aral. Siguro napapanood ko lang sa TV, self-study lang. Naririnig ko lang yung gano'n. Ngayon, medyo fluent ka na kasi yung mga anak mo lahat nagninihongo. Paano? Oh,
nung lumipat na po kami dito at malaki na sila, nagkaroon po ako, mga 6 months nag-aral lang po ako ng konti. Ah, okay. Konti lang po. Dinisip ko nga po asawa ko eh. Bakit? Kasi sinasabihan niya ako minsan na hanggang ngayon hindi ka pa marunong mag-Japanese. Bakit? Hindi mo kasi ako pinag-aral nun eh. Dapat, kung pagdating ba sa pagdating ba sa pagsiserve ng mga anak mo sa simbahan, wala ka naman naririnig tungkol doon sa asawa mo? Nung una wala naman po, pero nung nagkaroon kami ng ano, 'di ba, ng konting problema sa financial, saka dito sa mga gawain dito sa community, dito sa kasi sa mansion, merong mga dapat unahin, saka sa mga bata sa school, yung mga community na trabaho, kailangan unahin, ihuli ko daw yung pagsisimba, wag ko daw i-prioritize, yung mga ganun po. Saka ang hirap po talaga sa mag-asawa na hindi kayo parehong Catholic. Oo. Siyempre talagang, pero nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos dahil binibigyan niya ako ng lakas na loob na ipaglaban ko yung pagiging Katoliko at pagsisimba. Amen. Talagang amen. Pinilit ko po iyon. Para pati yung mga anak mo, no? dalawa ba sila nagsiserve sa simbahan? Yung opo, nung, dalawang nung lalaki, una nahirap. No? Kasi dito, ang hirap po pag isasama mo yung mga bata. Ang kagandahan lang po talaga, maliit pa lang sila, sinasama ko na silang magsimba. Nagpahanap na, alam niyo nakakatuwa din naman po yung asawa ko nung pagdating ko dito sa Japan, siya naman po talaga ang naganap ng Catholic Church. Hinanapan naman niya po that's talaga so ako. Nice. Malapit ba dyan? Malapit lang? Oo, malapit. Malapit naman po. Tapos nung, yun nga, yung elementary na yung mga bata, hindi pa po kasi ako nagda-drive noon, wala pa akong sasakyan. So talagang nagpapahatid ako sa asawa ko. Eh, minsan may trabaho. So, hindi niya ako maiahatid. Hindi kami maiahatid. So, magti-train kami at dadaan kami sa mga taniman ng palay. Nilalakad din po kasi ang pagsisimba eh. Yung papunta sa simbahan. So, ang init-init. Mama, so, ang init. Hindi. Sige, magta-taxi tayo mamaya pag-uwi. Ganun. Kailangan nang bubulahin sila. O, mama, masyad tayo. Natuwa ako doon na si Sir Suset ay dadaan siya sa palayan. Palayan. O, ganyan. Opo, ganyan nga sa may bandang probinsya eh. Probinsya sa Japan. May mga palayan din, di ba? May mga palayan dyan. Dinadaanan bago makarating sa simbahan. Ganun ba yun? Minsan ayaw na nila. Eh, tapos na-encourage ako. Gusto ko silang mag-serve as a Christian. Tapos o kaya, ang una gusto ko silang mag-first communion. Sabi ko, lapit agad po ako sa mga Pilipinang nag-aasikaso na gusto kong mag-aral yung mga bata. So yung may madre, nag-assist po sa amin. Pinasok po sila sa Japanese catechism. Tapos nung tumagal na, sabi ko, gusto ko silang mag-serve sa Christian. Mama, sinasabi ng mga bata, yung mga gusto mo nila, ang gusto namin, ang gusto mong pagawa sa amin. Tinatanong mo ba kami kung gusto namin? Sabi ko, hindi, basta gagawin niyo to. Pero okay alam naman niyo sila. Po ba? Binabayaran ko sila para lang mag-serve. Sabi ko, bibigyan regalo ko kayo yun. Naman. Regalo. 1,000 yen. Kaya ako, incentive. Incentive. Binabayan, bibigyan ko kayo ng 1,000 yen. Mag-aral lang kayo at mag-serve kayo sa Christ. Pumasok lang kayo sa sakristan. Every Sunday, bibigyan ko kayo. O, tapos, pero nawala po yun. Ah, talaga? Na-in-love na rin sila? Na-enjoy din po nila kasi na nagkaroon sila ng, ano, ng mga barkada, kaibigan doon. Ayun. Ah, sila ba ay nag... public school ba ang pinasukan nila dyan? Dito po kasi sa Japan, paano ba ang education system? Public school po talaga. Public, Public school talaga sila dyan. Okay. So, ano tawag nito? Sa eskwelahan naman, ibig sabihin, okay naman sila doon na malalaman na Catholic sila. Ah, okay naman. Minsan nga po, nagsasama sila ng mga kaibigan nila. Galing.
Galing. Mama, sasama si ganito. Sinasama po namin sa simbahan. Marami po silang may mga nasasama. Fellowship after siguro, after may mga fellowships, ganyan. Oh, meron po, meron yun, po. Kaya, okay. So, Seth, yung ano niya, yung pag-establish ng isang chapter, hindi ba mahirap from, ano, parang long distance? Oo nga. Gaya ng pinaglabanan, tsaka tay-tay. Oo. So do you still oversee dun yung mga chapters na yan while you are in Japan? Napakahirap po, pero blessing po kasi nandito po yung isa kong kapatid na si Sister Evelyn. Siya rin po din yung ginamit ni Lord para maput talaga dito sa Japan yung ano yung as a yung chapter. So, siya po yung nakiusap doon sa Paris nila. Tapos yung Paris nila, lumapit sa parang bishop sa head. So, nagkaroon po kami ng mga ano papers. Uh-oh. So, ginamit po yung kapatid ko si Sister Evelyn para... Ayun. Siya nga sana interviewin ko. Sabi ko, ayoko. Mahihain ako yung isa na yung sister ko na lang. I-invite mo. Mag-ano. Akala ko sa ikaw siya. Ay, siya ay ikaw. Para gano'n, nalilito ako sa mga pangalan nyo. Eh. Nalilito ko si Puro E. Nalilito kasi ako sa pangalan nyo. Puro E. Kaya tinanong ko si Brother George. Brother George, sino ba yung elder doon? Sabi niya, yan, si elder. Saka ako na lang nalaman. Ako daan po yung inalok niyo, Brother John. Ako po yung inalok niya after na nag-share ako kayo, Sister Au, sa prayer meeting. Ay, ikaw. Tingnan. Kaya tinan mo, nalito ko talaga. Litong-lito ako. Sabi ko, sino kayang pwedeng... Kasi ako, naghahanap ako sa mga prayer meetings, gano'n, gano'n. Oh. May tinuturo talaga ang Diyos sa akin. Minsan sa mga Zoom meeting, titingin lang ako, sabi ko, ito yun. Ito siya. Oh. So yun, tatawagan. Umpisahan ko na siyang After nung sharing ko, tinawagan nyo agad at nag-mail agad kayo. Bilis, no? I-share ko lang po yung ano yung sa husband ko kung yung paano po siya talaga na-depressed. Grabe po yung depression niya talaga. Okay. Ito ba yung tungkol dahil sa financial problems nyo o talagang may personal problems? Sama-sama na po. Ano na po, una siguro mahina siyang tao para sa mga ibang tao. Yung paano ibig sabihin? Personality niya. Yung parang yon. Hmm. Yung kasi parang pakikisama siguro, parang ganoon. Ah, mahina siya sa mga ganun. So nagkaroon po siya ng one time po kasi nagsasampay po ako sa veranda. So merong isang junior high school pumapasok. Di yung batang po ito umiiyak. Nakita ko kasunod po yung tatay niya. So sabi ko kawawa naman yung bata. Pero hindi naman po siya inaano ng tatay niya. Parang nararamdaman ko doon sa bata na ayaw pumasok sa school. So kwento ko po ito sa asawa ko. Sabi ko, alam mo, kanina umaga nakita ko yung bata. Sabi niya, parang ayaw pumasok yung tatay, nakasunod. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya sa akin, bigla niya sinabi na, ganyan din ako. Pag lumalabas ako dito ng pintuan, umiiyak din yung puso ko. Huh? Grabe, nagulat po ako. Oo, bakit daw? Anong... Nasyak po. Oo, kasi siyempre, parang... Before kasi noon, nung bali tatlong lipat po kami ng bahay eh. Nung pangalawa, from Yokohama, nangupahan po kami. Nung time na nangupahan po kami doon, nakikita ko siya, nagkukulong na po siya sa kwarto eh. Hindi na siya, lalabas lang siya, kakain, tas papasok. Kakain, papasok. Ganun po siya. So ako nga rin minsan, para bang nai-irritable din. Kasi parang, ano ba to? Parang, bakit ganun siya yung hindi siya nakiki-join sa amin ng mga bata. Yung pala, one morning, pumunta siya ng doctor. Pumunta na siya ng mental hospital. Yun, para nagpa-psychiatrist. Kasi ang sabi niya, tuwing
Ang routine po kasi ng trabaho niya, may panggabi at pang-araw. 4 days ng panggabi, 2 days holiday, 4 days ng morning. Pag natutulog siya sa morning, para daw nasa trabaho pa rin siya. Ah. Parang yung ganun po, so parang nahihirapan na siya. The burnout na yata, Sister Suzette. Parang burnout. That's the word. Yeah. Oo. Pag may mga ganun, so parang, kailangan mag-relax din. Palabas-labas. No? Punta-punta sa bundok. Sabi siya nga po nung muni-muni. Nung time na yon, sabi ko, sabi niya, parang ayoko na magtrabaho. Sabi ko, hindi ko talaga siya. Sabi ko, kung ayaw mo, huwag ka magtrabaho. Basta makakaraos naman tayo. Ganun lapos na sabi ko. Hanggang sa dumating po na kailangan namin bumili ng bahay. Kasi nakakaano po yung upa ka lang ng upa. Sayang po yung pera. Noong time na yun, may pera pa naman po siya talaga. Yung binata pa siya, may ipon po kasi siya. So need namin bumili talaga ng bahay. So eto, nabili namin to, itong mansion na to. Mansion so, talaga ang tawag. Mansion? Opo, yung condominium mansion ang tawag. Mansion ang tawag nila. Okay. Hindi ba yan yung sa picture na parang bungalow? Hindi yan? O sa Philippines yun? Oh, yun sa Philippines bungalow kasi, di ba sa atin condominium? Oo. Hindi, pero yung sa picture, yung sa picture na pinadala mo sa akin, yung family picture na nilagay ko sa poster. Ah, sa Pilipinas po yun. Ayun, kaya sabi ko, so ito, ano mansion ito. Yan yung mansion. Tapos so. Yun, tapos eto nga po yung, yan, nabili namin. Ang blessing po, hindi kami, wala kaming loan. Wow. No? So, yung nabili niya to ng car. Sure, Suzette, ang mahal-mahal ng ano dyan, property sa Japan. Pa. Paliit, paliit ng paliit, ang mahal-mahal, sobra. Sobra dyan, tindi. Amen po. Kaya naman, okay. So, saka ayaw niya po kasi nung mga loan-loan. Eh, siya po yung taong ayaw mangutang. Oo. Di ba ganda? Oo nga. yun po yung blessing kasi may ipon siya. Kahit may sakit siyang depression. Pero nung time na yun, ano, nga, nandidepress na siya sa, alam ko, sa work niya. Kaya nung sabi ko, sige, huwag ka na pumasok. Nung marinig niya sa akin na yung tungkol sa bata na grabe din po yung awa ko sa kanya na pumapasok pala to, nagtitiis lang pala to dahil talagang parang gaano na siya nagtitiis. Sabi ko, Lord, tulungan mo siya. Alam niyo yung time na yon, sabi ko, sige, huminto ka na. Nung pagkasabi ko, huminto na siya, sige, magpapaalam ako. Sabi niyo gano'n. Alam niyo yung blessing ni Lord. Grabe po. Nagpaalam siya. Hindi siya pinayagan ng company. Pero pinayagan siya mag-rest 2 years. 2 years? Two years. Kaling, ha? Rest? Yung rest niya, may salary, may bonus. Wow! Kaling! Ito naintindihan. Naintindihan ng company yung pinagdadaanan ng asawa mo. Napakagandang company. Pero grabe po, pumayat po talaga. Nakita niyo po yung brother dyan. Yung picture niya. Para siyang tumanda talaga na talagang super depressed. Okay, ang tanong ngayon, kumusta naman na siya? Pero bago mo sagutin yan, magbe-break.
Okay po, yun. Ayan, so sa ating pagbabalik, kanina na ikwento mo about yung, ewan ko, nagkukwentuhan nga kami ni Sister Suzette eh, bago nag, after ng break, na aba, napakapalad naman ng mga ganyan dyan. May ganun years. Pala. Two years with pay. 2 years with pay, with bonus and everything. O ba, diba? Siguro amen, naintindihan. Naintindihan talaga ng company mo yung pinagdadaanan. At hindi naman sila mag-o-offer ng ganun. Kung hindi maganda at magaling na employee or worker ang iyong asawa. Ganun. Kaya dapat lang, malaman lang natin saan ba nang gagaling yung root ng depression niya. Ano kaya yun, Sister Suzette? Psychiatrist ka ba? Psychologist? Kasi, sorry brother Jun, hindi. Kasi ganito, ibig sabihin, okay naman yung trabaho, di ba? Mm-hmm. Kasi yung pagbibigay ng ganyan, ng NHK, di ba? NHK. So, ang pagbibigay ng bonus ng ganyan, ibig sabihin, malaking company yan. At hindi naman siguro maliit ang sweldo ng husband mo para ma-depress. So may something na kailangang talagang yun ang kailangang ma-address. Yun talaga ang kailangang ma-address, no? Kung sakali hanggang ngayon sakali man ay nadidepress pa rin siya, siguro maganda rin na malaman niyo na ngayon ano yung para root cause. O ano yung root cause, kasi baka meron yan eh. Basta meron yan. Amen. Yung isang tao. Kailangan ma-address nyo na yan. Ngayon pa lang. Oh, anyway, continue mo. O yung after nung nagbakasyon ng asawa mo, medyo naging okay. Naging okay naman. Okay po siya. Kasi talagang, syempre, magre-rest ka, di ba? Parang, oo. Yung time po noon, naninigarilyo po kasi siya. Siya yung smoker talaga. A chain smoker. Time, talagang chain smoker po siya. Talagang ano. Pero nung nag-rest na po siya, nag-start po siyang mag-gym. Ba? Okay. Gym. Mm-hmm. Tapos, ang hobby niya po talaga is ano, bike. Pero nung namamasyal po kami sa department store, may nakita po kaming ano, parang kailangan po kasi dito, pag nag-motorbike ka ng malaking bike, kukuha ka pa ng license eh. Uh-oh, so nakita syempre. Niya, sabi niya, ay, gusto kong kumuha kasi ayun po yung gusto niyang balikan yung pagbabike niya eh. Pagbabike niya, pagmotor niya. Sabi ko, sige, magbike ka. Sabi ko gano'n. Eh, yung time din po nun, meron pong para sa mga car license na, sige, kung kukuha ka, kukuha din ako ng ano, ng Koche. License para sa, dalawa tayong mag-aaral. So, yun, ang gawin na, nag-aral po kaming dalawa. So, parang, nag-ano yung kanyang, ano, pakiramdam. Gumanda yung pakiramdam niya. Pero that time, hindi po ako na tumingin to kay Lord ng, lalo-lalo na po ng pagdarasal kay Mama Mary. Inihingi ko po, tatlo lang po kay Mama Mary. Lord, Mama Mary, ang prayer ko lang sa asawa ko, magkaroon siya ng joy, peace, saka bagong joy, peace, magkasama na po yun, kaibigan, at yung trabahong magugustuhan niya. Oo. Kasi ayun po yung importante, yung trabaho na doon siya masaya, yung gusto niya. Saka magkaroon siya ng kaibigan. Yung hindi lang ako. Oo nga. Yung hindi lang family. Kailangan meron din siyang makakausap na ibang tao na magiging close niya. Nagko-confide ba siya sa iyo? Nagko-confide ba siya sa iyo? Yun nga po. Yung mga nararamdaman niya? Hindi nga po siya nagko-confide. Kaya nga, mahirap nga rin po sa akin yung manghula. Oo nga. Tama. Oo. Kaya po nung yun yung pinagpipray ko kay Mama Mary. Alam niyo, sa pagpipray po talaga ng Holy Rosary, napakagaling po. Oo. Lahat po binigay yung hinihiling ko pong yun. Amen. Pinagkaloob po yun. Nagkaroon po siya ng kaibigan. Ay, talaga. Naging okay na siya. Naging okay na siya. Tumaba na po siya. Tapos sumasama na rin po ako sa pagbabike. Nakaangkas ka. Nakaangkas. Yun.
Tapos nagkaroon kami, eh hindi pa po ako nag-work noon. So, tapos nung tumaba po talaga siya, bumalik po yung katawan niya nung makilala ko siya. Mas tumaba siya kaysa nung first na makilala ko siya. Talagang gumanda po yung, tapos nagkaroon, tapos napalitan yung work niya. Oh, okay. So NHK pa rin? NHK pa rin, pero hindi na siya dun sa dati. Yun nga lang, medyo bumaba po yung kanyang sahod. Salary. Kasi medyo gumaan yung trabaho niya. Okay. Pero so, yung sabi mo kanina, sa pagmumotor niya, na-aksidente siya. Ano nangyari? One Sunday, nagsimba po kami ng tatlo kong anak. Kasi po siya minsan, after ng panggabi niyang work, nakakatulog naman siya sa trabaho ng mga 2 hours. Pag umuwi po siya, nagbabike po siya eh. Pupunta po siya ng mga bundok, yung mga ganon. Adventure then, pala talaga gusto. Adventure po talaga siya. Sunday yon. Dun sa pagsisimba namin, meron pong parang, meron pong bagong pare na sabi ng pare, after ng misa ko, po, mag-line kayo dahil bibindisyonan ko kayo kung ano yung mga prayer na gusto niyo, kung sino yung prayer, gusto yung pagdasal, ano nyo sa isip nyo. Alam nyo, nung time na yon 9 a.m. po kasi ang mas dito, 9 to 10. Nung 10 a.m., nung ipapatong na sa akin nung pare yung kanyang kamay para ako pag... Bless. Ang iniisip ko yung asawa ko. Para sa asawa ko yung pray, yung bendisyon niya. Alam niyo po, nung after ng mass, ang dami kong calls from sa sabihanan ko. Ang dami niyang tawag. Tapos may mga ibang number. Yung asawa ko nahulog po sa bangil. Oh my God. Nahulog po siya at dinala po, inano po siya ng Dr. Heli? Helicopter. Oh, helicopter. Ganun katindi. Alam mo, yung pagmumotor, delikado talaga. Alam mo, ang katapat niyan, isang bato lang. Maano ka lang sa bato, tapos wala kang helmet, wala kang... Semplang. Semplang ka talaga. Delikado. So ano nangyari sa kanya? Ano yung ulo? Yun po. Dahil sabi ko, ba't ang daming tawag? Tapos sabi ng piyanan ko, asan ka ba? Sabi ko, nasa simbahan. Yung asawa mo, kinuha ng nasa hospital. Hindi ko alam, may tumatawag sa akin, mga pulis daw, mga doctors, gano'n. So, alayo po nang pinagdalhan sa kanyang hospital. So, nagbiyahe po kami ng mga anak ko. Pinuntahan ko siya. Thanks God po, buhay po siya. Uh-oh. Yun nga lang po, yung dito niya, nagkaroon fracture, bakal. Nilagyan po siya ng bakal, parang bolt. Inoperahan po yung dito niya. Shoulder blade. Shoulder niya. Titanium siguro yun. Alam mo, Sister Suzette, yung si Sister Elvie kasi ay sabi natin kanina, di ba, tatlo nga yung chapters na itinitaguyod niya. Parang napakarami din na dumadaan sa kanya mga pagsubok sa buhay. Alam mo, kung hindi lang talaga, kung hindi lang siya talaga nakaangkla sa ating Panginoon, malamang kanina sa mga bumigay. Istorya niya, bumigay na to eh. Amen po. Pero, talagang para talaga naman sunod-sunod yung kanyang mga pagsubok. Kaya, alam niyo po, Sige. Nagpapasalamat po kasi ako sa Diyos dahil di ba sabi ko sa inyo, pinagdasal ko yung asawa ko na siya ang magbibigay. Kasi kung hindi siya ang nagbigay, paano na po yung asawa? Parang talagang ibinigay niya ako para sa kanya. Nag-iisa po lang kasi siyang anak. Ayun. Oo. So magandang ano ito ha, magandang advice ito talaga sa mga dalaga pa dyan. Pinagpipray. Ipinagpipray talaga. Kung sino yan, ang, Brother Joe. Huwag yung basta-basta lang na, basta-basta lang, hindi yung love mo lang, gano'n, no? So, pinagpipray yung mga anak natin na magkakaroon na ng mga asawa, mga boyfriend, girlfriend. Ako, pinagpipray ko yun, mga asawa ng mga anak ko, talaga, pinagpray ko yun, Brother Jude. Talaga, ganyan din siguro malapit pero ko talagang, hindi po perfect, talagang hindi po perfect. Parang malapit ko na gawin yan, ha? Anyway, so, ito pa, sumunod pa siyang mga pagsubok. Ito yung tungkol sa kanyang nanay. O kwento mo na, Sister Elvie.
So, si mother, alam niyo po, ito yung pinakamasakit sa akin eh. Yung sabi ko noon, kasi nanay ko po, malayo kami, di ba? Siya na yung tumayong ama, ina. Dahil maliit pa kami, wala na ang tatay ko. Sabi ko, Lord, pag ang nanay ko nawala, parang di ko ata kaya. Ito po talaga yung dito ako medyo mahina. Lahat tayo pagdating sa ina. Sa nanay. Alam niyo po nung Saturday yon ng August, basta Saturday po siya. Namatay po kasi siya is 28. Basta before nung namatay siya Saturday, kasi mahilig po kami magkwentuhan yan eh. Kahit hindi po kami ganun, kasi mahina rin po yung pandinig ni nanay. Kahit hindi po kami ganun nagkukwentuhan, nanonood lang siya sa akin kung anong ginagawa ko. Pag gumagawa ko, nagbibake ako ng mga tinapay, nanonood siya. Pag naglilinis ako, nanonood siya. Nung huli namin, naglilinis ako, sabi niya, tama na yung bank po kasi ang linis-linis niya. Sige, pag ako pumunta dyan, ako na lang maglilinis. Ganun. Saturday po yun. On Sunday, hinahanapan na po siya ng hospital. Dahil hindi na raw po siya makainis. Sabi ko, imposible kakap. Nagkakwentuhan pala kami kahapon. Sabi ko, ganun. Mm-hmm. Tapos yun, hanggang sa 24 hours, sinahanapan po siya ng hospital dahil umihina na yung oxygen niya. Wala po silang makita. Pero yung nanay ko, ang lakas-lakas pa. Umihina na yung oxygen niya, pero malakas pa rin po siya. Tapos nung inuwi siya dahil wala ngang hospital, sabi niya, wag niyo na akong dalhin sa hospital. Okay na ako. Pero syempre, umihina po eh. Need talaga siyang dalhin. So talagang inanapan siya, wala pa rin po. Sunday, Monday, Tuesday, wala po. Wednesday, wow. Kinuhaan na lang po namin siya ng private nurse. 24 hours, palitan po yon. So nilagay namin siya doon sa school ng kapatid ko. Kasi ang bahay ko po is sa taas, para hindi na akit baba. Doon na lang po sa, doon na namin siya nilagay. Wednesday po, nag-umingi po ako ng mass offering kay Monsignor Albert. Pinay-over din po siya. Kaya napaka-blessed din po dahil nabigyan siya ng mass ni Monsi. Tapos na-anoin po siya ng isang pare doon sa amin. Nung, yun nga sabi, may COVID na. Dinala po siya sa San Juan Medical Hospital dahil wala pong pwesto. Nilagay lang po siya sa isang container. Huh? Napakasakit po talaga. Container? Container po siya na parang van. Tapos may aircon. Aircon. Ang kahigayan lang po talaga, may private nurse kami na kinuha. At nababantayan po siya. Mm-hmm. Ang sakit-sakit sa isang magulang, makikita mo yung anak mo na nasa labas, hindi lumalapit sa'yo. Tinatawag niya yung ate ko. Sabi ng ate ko, hindi nga sila pwedeng lumapit. Gumaganon lang sila. Siyempre, di naman alam ng mother ko na may COVID siya dahil hindi nga po namin sinasabi. Pero sabi ng mga nurse, malakas nga daw po si nanay. Talagang lumalaban. Malakas pa kumilos. Eh, hindi po kami mapakali. Nung Thursday, talaga pinipilit namin makakita pa ng hospital para yung comfortable siya. Thanks God po, nakakuha po kami ng hospital sa Bulacan, sa Mount Carmel Hospital. Ang ano po doon, wala po bigla ang pera. Kailangan po siya ilipat ng ambulance with doctors. Mm-mm. Nung night po, kailangan 50,000 pesos para lang mailipat siya ng in 2 hours. So, nag-provide po ng 50,000 pesos. Nung night din po noon, sabi namin, wala po talaga akong hawak. Sabi ko, sige, i-go nyo lang. Alam nyo, biglang tumawag po yung biyanan ko. Ano yung matutulong ko sa'yo? Naiya po ako sa biyanan ko. Sabi ko, mangungutang na lang ako sa'yo at babayaran. Sabi niya, hindi. Minsan lang akong tumulong. Sabi niya, gano'n. Sabi ko,
Hindi, wala po kasi yung presence ko doon eh. Kahit financial, gusto kong makatulong. Ayun lang po, di ba? Ang oh, magagawa. Ayun lang po yung magagawa. Wala akong ano eh. Sasabi niya, magkano ba kailangan? Sa ko, hindi ko alam po. Kasi hindi ko alam po, sister, oh, dahil, di ba yung mga iba pang gastusin. So, nagbigay po siya ng 200,000. Wow, thank you, Lord. Sabi ko, Lord, salamat po, salamat po. Sabi ko, sabihanin ko, babayaran ko to unti-unti. Sabi niya, hindi, hindi mo na, need kay bayaran yan. Dahil sabi niya, pag ako nagkasakit, alagaan mo nila ako. Sabi niya, ganun. Sabi ko, karapatan ko naman talaga yon, tungkulin ko yun sa'yo na alagaan kita. Sabi ko, alam niyo po kasi, yung biyanan ko, hindi naman mapagbigay yan sa'kin. Oh. Pero ano siya, yung time na yon hindi ko siya nilapitan. Pero nung time na yon before noon, sabi ko, Lord, alam mo kung gagamitin mo yung tatlong tao. Pero isa na siya sa naiisip ko. Oh. Hindi po siya ni Lord. Na, oh. Kasi sila, sila yung siya, tatlo po sila eh, na nasa isip ko na alam ko hihipuin ni Lord. Isa siya dun sa na pinakilos ni Lord. Kaya talagang, sabi ko, Lord, salamat po talaga, salamat po. Tapos yun, nung nailipat po siya sa Mount Carmel Hospital, 6 a.m. dumating po sila. Dahil COVID patient, hindi siya pwedeng hawakan ng mga kapatid ko. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Pumasok yung mga ate ko, naka-PPA sila, nahawakan nila nanay ko. Nay, oh, sabi ng nanay ko, nagugutom na ako, G, pakainin na ako. Sige, nay, bibila, pakainin ka na namin. Tuwan-tuwa po kami kasi nung day, sabi ko, si nanay humingi na ng pagkain, talagang napaka, gumaling na siya, ganun, gagaling na siya. Tapos nung hapon, nakaupo na siya, kukunan uli ng mga dugo, yung gano'n. Nung gabi po, 3 p.m., tumatawag po yung nurse sa amin. Si nanay nagwawala, gustong tanggalin yung dextrose niya. So nag-video call po kami uli. Sabi namin, nay, huwag mo tanggalin kasi ano yan. Alam niyo po, natutuwa ako dahil kitang-kita niya ako, sabi niya sa akin, Beng, uwi mo na ako. Eh, sabi ko, sige na, huwag ka mag-alala. Antayin mo lang ako. Alam niyo, nakapagsinungaling man ako, pero alam ko, ito lang yung masasabi ko sa kanya dahil hindi ko naman siya pwedeng sabihan na narito ako sa Japan. Ayoko magreklamo sa kanya. Sabi ko, sige na, kukunin kita dyan. Wait lang, ganun. Pero, magpipray muna tayo ng Holy Rosary, ha? Sige na, sabayan mo ako. Magdadasal tayo, sabi ko gano'n. So nagdasal po ako ng nilalakasan ko po yung Hail Mary, gano'n. Hanggang sa unti-unti po siyang kumakalma. Pero sinabihan ko yung kapatid ko, balikan niyo si nanay, puntahan niyo na. Alam niyo, nung hapon, bumalik po yung kapatid ko sa kayong pamangkin ko. Sabi sa kanila, kumaway sa kanila. Sabi niyo, oh, kumain na ba kayo? Nahawakan nila nanay ko. Sabi ng kapatid ko, wag mo kami intindihin, kumain na kami. Oh, yun si Pauli, yung paborito niyang apo, sinabihan niya. Alam niyo po, talagang blessed po kami nun kasi maraming COVID patient hindi nahahawakan ng pasyente. Kahit yung ate ko lang o kapamangkin ko representatives para sa amin, tuwa na po kami. Nung that day, nung hapon na yon, sabi nung mother ko, nagugutom na ako. So, pinakain po siya ng nurse. Sabi ng nurse, Nay, sabi po nung nurse sa amin, ma'am, nakatulog na po si nanay, na kumain na po. Nagising po daw yung nanay ko at humingi ng tubig ata. Sabi lang ng nanay ko, wag mo na ako, pinigilan po kasi siyang uminom ng marami. At sabi ng nanay ko, huwag mo na akong pigilan kasi matanda na ako. Tapos nung naghihingal po siya, hinawakan niya po yung, hinahanap niya, may hinahanap daw po siya sa dibdib niya yung scapular na Mount Carmel. At hinalikan niya ito at yun, unti-unti po siya pumalak. Kaya talagang, ang hirap po tanggapin, mawawala ang nanay. Pero,
Kasi last Saturday lang nagkakwentuhan kami. Ayun po yung pinakamasakit sa akin. Oh, sa lahat naman, no? Basta pagdating sa sa ina, sa nanay, talaga naman. Pero talagang blessing ni Lord dahil ano po yung atis po yung puso namin dahil nakita niya ate ko kahit pamangkin ko, nahawakan man lang nila. Na hindi siya ang pumanaw na wala talagang kamag-anak kasama. O anak. Oo. Yun ang mahirap no, Sister Suset, yung talaga po, mamatay. Oo, yung mamatay nga. Mag-isa. Piling mo, ikaw lang mag-isa. Parang ganun. Yun yung nangyari kay Monsi, no? Kay Monsi Albert, parang ganun. Parang wala siyang kasama. Nung siya ay pumanaw. Ayan. So, kanya-kanya lang talaga tayo ng ano, no? Maraming salamat. Maraming salamat, Sister Elvis, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong napakagandang kwento ng buhay. At marami tayong natutunan, no? Na hindi dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay immune or tayo Amen. Ay hindi na makakaranas. Exempted. Hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok. So, hindi tayo exempted. Talaga hindi exempted. Kaya talagang patuloy at patuloy lang na naglilingkod tayo sa Diyos. Yung iba pa, tingnan, nakaabot ng 40 years. No? 40 years sa ating community. At hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Nakakatuwa. Amen. Yung iba, puti na ang mga buhok. No? Yung iba, matatanda na talaga. Nakita yan eh. Nakita ko yung... Nakita ko ba si Sisimit, no? Yes. Nakakatuwa Amen dahil hanggang ngayon, doon pa rin sila. Faithful pa rin sila sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. So, maraming salamat sa iyo, Sister LV. Baka may gusto kang sabihin sa ating mga manonood sa mga chapters na iyong mga binuo. Ayan, sa iyong mga life mahal sa buhay. Ayan, life verse muna. Oo, life verse ko po, alam niyo po, ano eh. Alam niyo po, wala, hindi, ako po yung matagal na sa charismatic, pero aminin ko po, hindi po ako ganun kabisado sa mga Bible verse, sa mga ano. Hindi naman pero, kailangan eh. Diba? Si Jesus, hindi naman kailangan. Ang kailangan ay naisa sa buhay. Sinasa sa buhay mo. Ano yung na, ano, nababasa. Ang ipagmamalak ko lang po yung meron po talaga akong personal na ano sa kanya na pag ako yung nagdarasal o may masama yung pakiramdam, masama yung loob ko, umiiyak lang po ako sa kanya pero nothing words, basta ganun. Basta yung ito yung verse ko na yung kay Jeremiah 17 verse 7 na maligaya na nanalig kay Yahweh at sa kanya lang umaasa. Amen. Yan po yung sa kayo kasi bakit po babasahin ko po, meron po akong babasahin sa inyo. Yung be thanks and rejoice when trials come to you. Iyon po yung pagkakatiwalaan ka ng trials. Eh, napakalaking biyaya galing sa ating Panginoon. Lalo pa pag tinatanggap natin ito na maluwag sa ating puso at hindi nagre-reklamo. Diyos ko, talagang ang Diyos natutuwa po sa atin. Amen. Talaga po Amen siya. Marunong din naman po siya magpasalamat eh. Lalo pag yung bukal sa loob natin yung pagtanggap ng mga trials. Amen. 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 Yan nga ang maganda no, na kahit tayo ay nakakadanas ng mga pagsubok sa buhay, alam mo, kapag titignan mo, hanggang ngayon, nakatayo pa rin naman tayo. Amen. Diba? Tignan mo yung mga mukha natin. Hindi naman natatapos ang trials. Hindi naman natatapos talaga yung trials. Amen po. No? Parang hindi siya matatapos. Kaya kailangan, ano lang, eh, sa buhay lang. Kapit. Ano yung mga, kapit lang tayo sa ating Panginoon. Ayan, so ngayon siguro maganda ipag-pray natin si Sister Elvis. Ano, sorry Brother June. Oh, yes. Mayroon siyang gusto sabihin sa viewers. Yes. Lahat ng nanonood sa mga nanonood. Ngayon po, maraming pong salamat sa pagkakataong ito at yung in-invite po ako ni Brother June uli nung one, sabi niya, Sister, pwede na ba tayo mag-start? Sabi ko, Brother June, hindi pa po ako ready. Sabi ko po ganon. Pero alam niyo, nung that night, sabi ko, Lord, nahihiya po ako sa inyo pag hindi ako umuo. So agad-agad po ako, di ba, Brother June, umuo. Oh. Hindi ako kay Brother June nahihiya, kundi sa kanya.
Amen. Kaya, Amen. Kasi sa mga ligang... viewers po, talaga pong napakaganda po talaga na meron tayong personal relationship sa Kanya. At lagi, sa Kanya lang po talaga tayo aasa. At naway, at lagi lang po tayo maging masaya. Ano man po ang dumating na problema sa atin, tanggapin po natin to ng maluwag sa ating puso. At pilitin po natin na, yun nga, hindi po tayo magre-reklamo. Lagi lang po natin pasalamatan siya. Mahirap man, masakit man, napakaganda po ng laging nagpapasalamat sa kanya. Meron lang po akong napakabuti po talaga ng Panginoon. Alam nyo, meron po kaming magkakapatid at yung community sa Taytay dito sa Japan. Meron po kami Share a Meal program. Inaano ko lang po to. Oo, tama. Nakalimutan ko nga itanong ni Share a Meal. Oo, inumpisahan nyo na yan sa Taytay. Amen po. Last pandemic kasi alam niyo po nag-start po ako ng LSS ng sa activities ng pag-serve. Tinuruan din po ako ni Lord magbigay. Amen. Mga gift giving. So continue po until now. Kaya sinishare ko po sa Diyos. Lord. Amen. Maraming salamat, maraming salamat. Oh, so ngayon pag-pray natin si Sister LD. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanya ay Amen. Ito ay patuloy at patuloy niyang malalampasan. Sa ngala Amen. Ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Banal, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na kami ay nagsama-sama at nakapag-usap tungkol sa mga pagsubok na amin pong dinaranas sa amin pong buhay. Alam po namin, Panginoon, na ito ay ibinibigay mo dahil alam mo na kaya namin ito kasi ikaw din mismo magbibigay ng paraan para mapagtagumpayan namin ito, Panginoon. Ang dapat lang po namin gawin ay manalig sa iyo at huwag matakot at laging kakapit at alam po namin na mahal mo kami. Ama, pagpalain niyo po si Sister LV na siya pong elder ng tatlong chapters. Napakaganda pong pagkakataon ito na ibinigay niyo sa kanya, pinagkatiwala mo sa kanya ang tatlong chapters, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon, na makapag-share sila lalong-lalo na doon sa mga tao na nangangailangan ng kanilang mga tulong, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang asawa ni Sister LB na nanawa po ay patuloy niya siyang gumaling at maging maayos po ang kanya pong kalalagayan sa buhay. Pagpalaan niyo rin po ang kanyang mga anak na siya po naglilingkod sa Japan bilang mga sakristan. Nagpapasalamat po kami sa mga pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin. I-bless niyo rin po ang business ni Sister LB, Panginoon, na isa, kanina po hindi natin na itanong pero meron po siyang parang mga balikbayan boxes. Lord, i-bless niyo po ito at nawa po ay patuloy at patuloy itong maging matagumpay para sa kanya. Ama, pinapanalangin din po namin sa inyong aming mga pamilya ni Sister Suzette at yung sa akin pong pamilya. Pagpalaan niyo po kami at i-boost niyo po sa amin yung pagpalang kamay at patuloy niyo po kaming ipanalangin. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay samot dalangin namin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus, nag-ahari kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Mama Mary, tulungan niyo po kami at patuloy niyo po kaming ipanalangin sa iyong anak na si Jesus. All this, Father, we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Father, amen. Son, Holy Spirit, amen. Thank you. Thank you, Lord. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Sister LB. Salamat po, Brother Jude. Kumusta mo kami? Maraming salamat sa iyo. Ingat po kayo palagi. Okay, ingat kayo dyan sa Japan, ha? At amen po. Malay thank natin, you po. Magkaroon tayo ng chance na makapunta dyan someday, somehow. Amen. Thank you tayo. Po. Hindi ka pa kasi po. Nakapunta dyan si Sister Suzette. Hindi pa, hindi pa. Yun, kaya po punta welcome tayo. Welcome po, welcome. Okay, okay, thank you, so, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng salamat mga nanonood. Salamat po, salamat. Thank ayan, po, maraming salamat sa God mga nanonood dito. God is good. Amen. Ayan, so lagi ingat lang po tayo at lagi nating isipin na ang Diyos ang ating tanging pag-asa.
Pag-asa. Amen. Amen. Laging tanging pag-asa lamang ang ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa mga advertisers natin, benefactors, mga donors natin na patuloy at patuloy na tumutulong sa atin dito po sa ating pong programang Tanging Pag-asa. So next time po, magkita-kita tayo naman sa Las Vegas, Nevada. Ayan, elder din po ng ating pong ng isang chapter natin ng Love Flock ang ating pong makakapanayam. So maraming salamat po. Good night. God bless. And take care. Maraming salamat. Salamat thank po. You. God bless. Thank you, Lord. Bye-bye. Thank you, Lord. Bye. See you again. Good morning, brothers and sisters. Ako nga po, Sister Banji ng Love Flock Taytay Chapter. Kung paano po nasimulan ni Sister LD ang aming community, ay i-share ko po sa inyo. Siya po ang nag-introduce ng Love Flock sa aming pamilya. She also spearheaded the formation of 3 chapters, the Pinaglabanan, Taytay, and also Japan Chapter. Kung paano niya po ito ginagawa noon, ang natatandaan ko, mahilig po siyang mag-invite ng mga tao, lalo-lalo na po yung hindi pa naka-attend ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Pupunta po siya sa mga kapitbahay namin at iimbitahan. At kung sasabihin ng kapitbahay namin na may work siya, ang sasabihin niya, sige, babayaran na lang kita, umattend ka lang ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Yun po yung natatandaan kong ginagawa niya palagi. So right now, patuloy po kaming naglilingkod sa Panginoon dahil sa nagawa niyang panimulang pagpapakilala po ng Panginoon through Love Flock Community. At narito po yung aking dalawang anak na kung saan ay kasama ko rin pong naglilingkod sa Panginoon sa gawaing ito. Sir Bianca. Hi, Tita Elvie. Gusto ko lang po sabihin na maraming salamat dahil through you, pinadala ka po ni Lord para makapag initiate ng mga chapters sa Love Flock. And thank you rin sa commitment mo at saka sa faithful service mo through the Love Flock community bilang isang mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting tita at mabuting tao. Thank you, Tita. God bless you. Tita, hello. Thank you for starting this legacy into our family of introducing the Love Flock family into ours. So, naaalala ko before, even though I don't understand the prayer meetings and CLSS, you continue to bring me there kahit natutulog lang ako actually yung bata pa ako. But then, I realize now that there are small inputs every time I attended those, even though I was a kid. So, thank you sa pag-introduce nito. It is a really great blessing into our family na ipinakilala mo sa amin ang Love Flock and lalong-lalo na si Lord. So, continue to be a blessing to others. Continue your good works and you know that your friends love you, your family love you because the love of God can be seen in you. Thank you and God bless. Birthday to you. Si Sister LD po para sa akin. Siya po si Atlas. Hawak-hawak niya ang mundo pero hindi siya susuko. Marami pong pagsubok na dumarating sa kanya, sa kanyang pamilya, sa amin, pero hindi siya susuko dahil meron po siyang motto na kahit gaano karami ang pagsubok na dumating sa kanya, mahal siya ni Lord at kaya niya ito. Kaya nagpapasalamat po kami kay Lord dahil binigay niya sa amin si Sister LB na laging mag-guide sa amin. Hindi po siya ang taong mahirap pag-usapan o hingan. Mabuti pong tao siya. Lahat ng marireceive niya, hahatiin niya po ito dahil share the blessing. Yun po ang lagi niyang sinasabi. Kaya thank you Lord for giving us na lagi siyang nandiyan na mag-guide sa amin at hindi niya kami iiwan. So more power and good luck to you and always happy. Hello po. Ang masasabi ko po about kay Ate Elvie is una,
ano, kapatid ko po si Ate Elvie sa puso at sa pananampalataya. Ninang po siya ng dalawang anak ko sa Binyag at sa Kumpil. Si Ate Elvie po yung nag-akay sa akin sa pagsimba every Sunday hanggang sa ako na po yung mismo pumupunta talaga. Japanese and Philippine Mass, ganun po, naging active na po super dito sa Japan sa pag-akayat niya sa akin sa pananampalataya. Super effective. Actually po, sa Pilipinas, active din naman po nung bata pa ako. Pero na-recall ko po lahat ng dahil sa paghikayat ni Ate Elvie sa akin. At sa experiences ko, dahil po ate ko po siya, mas madami po siyang experiences sa akin na problema or good things or bad things, ganun po. Mas more sa mga problems, pag may problems po, eh, ganyan po si ate ang mag-pray ka, ganun. Kapitan si God. Ipag-pray lahat na ganun po si Ate Elvie. Nakikita yung sincerity sa kanya. Makikita sa image niya, makikita sa pamilya niya kung gano'ng kabuti yung kanyang puso. Mababait yung mga anak niya. Makikita talaga. Ganun po. At love na love po yan si Ate Elvie. Dahil napakabait po niyan inside and out. Talagang walang walang masasabi. As in love na love. Ate Elvie Mori, she's a very good ate to us. She's a very good spiritual influencer. Laging pag naiinis ka, siyang tagapagsabi na hayaan mo na yan. Pag-pray na lang natin. And I am very lucky to have her. Ate Elvie, happy, happy birthday. Thank you always. God bless you. Good health. Take care. Always. We love you. From my family to yours. Bye. Hi. I want to take this opportunity to tell you how grateful I am to have you. You, Elvira. Sa tingin ko, sa kasa napili o ginamit ni Jesus para masumpungan ko siya ulit. And at last, I have found him. At sa tingin ko, parang mas lumalalim ang relasyon ko sa kanya kaysa dati. Kaya, thank you so much for everything you have done for me. And, because it's your birthday, happy birthday. Long live and stay blessed. Love you. エルビー、お誕生日おめでとう。エルビーと会ったのは、2001年の11月か12月か、フィリピンのレストランでガーリーが連れてきて初めて会いました。そこからすぐ、結婚して、もう来月には、結婚して19年になります。とても長い間、ありがとうございます。いつも感謝の気持ちは、ありがとうという感謝の気持ちはいっぱいなんですが、まあなかなか口に出して言うことはできてませんけど、いつも本当に感謝しています。また、ゆうたや、けいや、その、子供たちと、エルビーのおかげで会えたことも感謝しています。これからも先は長いですが、よろしくお願いします。
誕生日おめでとう。いつも普段迷惑ばかりかけてでごめんなさい、喧嘩ばかりしちゃうけど本当はすごい大好きです。これからもまだいろいろ迷惑をかけると思うけどよろしくお願いします。誕生日おめでとうございます。まず最初に、英語で言います。 Thank you for making bento for me for 3 years. I have finally graduated from high school. Thank you. 高校生活だけじゃなくて、小学校、中学校、高校といろいろ迷惑をかけたりしてしまう時が結構あったと思います。そんな時でも、叱ってくれたりして、本当に心の中ではありがたいと思っていました。これからも、まだまだ長い大学生になってもいろいろ迷惑をかけてしまう時が、結構あると思うんですけど、そんな時、僕は、本当に心から感謝しているので、それだけでも忘れずにいてもらえたら嬉しいなと思います。お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。